Ay, ay, ay. Uy, dyan ang mami mo. Kanina ka pa iniintay. Si mami? Oo. Si Rachel. Kaalis lang ni Rachel nung dumating ang mami mo. Eh, ang sabi ko nga, gagabihin ka eh. Hintayin ka pa rin daw niya. Ma'am, is there anything wrong? You want water? Itatanong mo pa ba sa akin yan? Alam mo ba ang pinagdadaanan ni Raven? You didn't even offer to help him. Pinagsabihan ko na si Raven. Kung bakit ayaw mo siyang tulungan? I can't help him, Ma'am. You can, but you don't want to. You never treated Raven like a brother. Hindi totoo yan, Mami. Bago pumirma si Raven ng kontrata, pinagsabihan namin siya ni Dad. We warned him. Oo. Kayo ng tatay mo. Pinagtulungan ninyo ang anak ko. That was your plan, right? You wanted Raven to fail. Wala kami ganong plano, Ma'am. Hindi ko gagawa ng kahit na anong bagay na ikasisira ng kapatid ko. O ng kumpanya. Unlike what you did to my company. Anong ibig mo sabihin? Akala ko si Raven yung dahilan kung bakit nagtaon yung system ng shopping bag. Kayo palang dalawa. Dapat sinabihan mo na lang ako. Gagawin ko naman. Hindi ko kayang makipag-compete sa sarili kong kapatid. I also want him to succeed. All you have to do is to ask me. At ano ang kapalit? I can just tell Dad na ayoko maging CEO. He can just give it to Raven. At sa tingin mo, papayag ang tatay mo kapag ginawa mo yan? I think this is all your ploy. You will do this big sacrifice. Pero sa mata ng tatay mo, ikaw ang bida. Why do you think the worst in me, Ma? Because you are not my son! Matagal ko nang alam. Matagal ko nang alam na hindi mo ako tunay na anak. Who told you? Hindi naman kailangan sabihin pa ng ibang tao, Ma. Kasi pinaramdam mo yan sa akin. Bata pa lang ako. Napansin ko na naramdaman ko. Noong una, tinanong ko yung sarili ko. Sabi ko, may mali ba ako? Bakit iba yung turing mo kay Raven? Iba yung turing mo sa akin? May kulang ba sa akin? May kasalanan ba ako? Pero nung tumatanda ako, nagiging malinaw sa akin na wala naman pala sa akin yung mali. Wala kang karapatan sabihin sa akin yan, Richard. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. I couldn't give Alex a child. Doon pa lang, I realized that he never loved me. At kung hindi ko maibigay, iniwan niya ako para doon sa babaeng na buntis niya. After a year, pinasunod niya ako sa US. Ang sabi niya sa akin, mabubuo na rin ang pamilya namin. Pero meron akong kailangan gawin. It was the most painful and humiliating experience in my life. He asked me to be your mother. Ang gusto niya, magpanggap ako na galing ka sa sinapupunan ko. Because your own mother left you. Kailangan kong tiisin at tanggapin just to keep this family together. Until I was rewarded. Nabigay na rin ang matagal ko ng hinihiling. Sa pagdating ni Raven, natupad ang pangarap kong magkaroon ng buong pamilya. Si Raven at si Rachel at si Alex. Sila ang pamilya ko. Hindi ikaw. Ngayon,
Masisisi mo pa ba ako? Sa tuwing makikita ko ang mukha mo, naaalala ko ang kasalanan ni Alex sa akin. Ikaw ang muntikan ng sumira sa pamilya namin. At dahil sa'yo, napilitan akong gawin lahat ng gusto ni Alex. Hindi ko naman iniling na mahalin mo ako bilang tunay mong anak. How can you expect me to love you when your own mother didn't want you? Kahit hindi mo ako nakikita na tunay mong anak. Bata pa lang ako, minahal na kita bilang tunay kong ina. Like I said, napilitan lang akong tanggapin ka dahil utos ni Alex. At ngayong iniwan na niya tayo, wala akong makitang rason para ipagpatuloy ko pa itong pagpanggap na maging nanay mo.